Kumusta kayo dyan, mga bro? Naging usap-usapan nga ang asteroid na babangga daw sa Earth na hindi naman totoo. Dadaan lang ang mga ito, bro, at na-discuss na natin sa previous video kung paano ito makikita. At dahil pagbangga pa rin ang asteroid sa Earth ang laging usapan, tatalakay natin sa episode na ito kung meron bang asteroid ang pwedeng makapagpabago ng orbit ng Earth. Pero bago tayo magpatuloy, mga bro, i-click mo muna ang subscribe button kung hindi ka pa subscriber. I-click mo na din ang notification bell para maging updated sa latest uploads. Pag-uusapan natin kung meron nga bang asteroid na pwedeng makapagpabago sa orbit ng ating planeta. Dito lang sa Blue Sky Knowledge. Ang pinakaunang asteroid ay nadiskubre noong 1801 ni Giuseppe Piazzi na isang Italian astronomer at isa ring pari. Ang asteroid na ito na pinangalan ng Ceres ang siya ring pinakamalaking asteroid na matatagpuan sa buong solar system. Pabilog ang hugis nito na may lapad na 940 kilometers. Halos 1/4 din ng lapad ng buwan. Matatagpuan ito sa asteroid belt, mga bro, sa pagitan ng orbit ng Mars at ng Jupiter. Kung ito ang nagkataong bumangga sa Earth, magagawa ba nitong ibahin ang orbit? Alam nyo, mga bro, napakalaking disaster kapag nagbago ang orbit ng Earth. Mapalapit lang tayo ng konti sa araw. Magiging sobrang init sa ating planeta at maraming lugar ang lulubog sa tubig dahil sa pagkatunaw ng mga yelo. Mapalayo naman tayo ng konti ay magiging yelo ang buong paligid natin dahil sa sobrang lamig. Alin man ang mangyari sa dalawa, siguradong mauubos ang mga nabubuhay sa mundo. Pero para mabago ng bahagya ang orbit ng Earth, nangangailangan ng napakalakas na puwersa na babangga sa ating planeta para mangyari ito. May sapat bang laki at puwersa ang Ceres para mabago ang orbit ng Earth kung nagkataong bumangga? Ang Earth, mga bro, ay 2 beses na mas siksik ang laman kumpara sa Ceres. Mas malapad din ito ng 13 beses. Ibig sabihin, walang sapat na laki at puwersa ang Ceres para maiba ang orbit ng Earth. Wala din kahit anong asteroid sa buong solar system ang pwedeng makagawa nito. Mga bagay sa kalawakan na mas malaki lang sa Earth ang may kayang makapagpabago ng orbit nito. Ang mas masama, anumang bagay na kayang makapagpabago sa orbit ng ating planeta ay kaya ding magdala ng pagkawasak dito. Yun nga lang, mga bro. Kung nagkataon naman na kasing laki ng Ceres na may lapad na 940 kilometers ang bumangga sa Earth, tsak na mauubos din ang mga nabubuhay dito o ang tinatawag na extinction. Wala tayong sapat na protein, mga bro, para makaligtas sa impact ng asteroid na kasing laki ng Ceres. Ang 1998 OWAR 2, mga bro, na dadaan malapit sa Earth ay may 1 hanggang 4 na kilometro ang lapad. Kung nagkataong bumangga ito sa Earth, magdudulot ito ng pagkasira ng paligid at pagtaas ng mga likabok sa stratosphere. Magugutom at magkakasakit ang mga tao na makakaligtas mula sa pagsabog at tsunami na dulot ng pagbangga ng asteroid. Ang asteroid naman, mga bro, na bumangga sa Earth 66 million years ago na nagpa-extinct sa mga dinosaur ay may lapad na 11 hanggang 81 kilometers. Kung ang mga asteroid na 50 o mahigit 100 beses na mas maliit kaysa Ceres ay nakagawa ng ganitong klaseng epekto, ano pa kaya kung ang Ceres na mismo? Pero malayo naman itong mangyari, mga bro, dahil may stable na orbit ang Ceres sa asteroid belt. Dagdag kalaman muna tayo, mga bro. Ang ibig sabihin ng salitang asteroid ay star-like shape. Para kasi itong bituin mula sa telescope ng mga astronomers noong 19th century. Si William Herschel na isang English astronomer ang nagbigay ng tawag dito. Ang Ceres naman, mga bro, ay naklasify noong 2006 ng International Astronomical Union na isang dwarf planet kapareho ni Pluto. Ang Ceres lang din ang kaisa-isang dwarf planet na matatagpuan sa inner solar system. Sana ay may natutunan kayo, mga bro, sa episode natin ngayon. Please like and share na din ang ating video. Stay cool and manly, mga bro. Hanggang sa muli, ito ang Blue Sky Knowledge.